Tumawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng mga trompeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpa at plota, lahat ay tugtugin. Tayong lahat, purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Sabay-sabay po tayong manalangin. Makapangyarihan Diyos, na kung saan ang lahat ng puso ay nakabukas, kung saan ang lahat ng minimiti ay nalalaman, at kung saan ay walang lihim na ay maikukubli, linisin mo ang kaisipan ng aming mga puso sa pamamagitan ng inspirasyon ng iyong Espiritu Santo upang buong kadalisayan ka naming ibigin at buong kahalagahan naming mapalago ang iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. At patuloy nga po ninyong pagpalain ang iyong mga anak na nagsasagawa ng pagsamba sa bahay ngayon. Lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
pagsisisi ng bayan. Halina, bayan ng Diyos, mula sa mga kalungkutan at sakit, mula sa pagkakahiwalay at mga kasalanan, ay lumapit tayo sa Kanya. Halina sa katahimikan at ipayag natin ang ating mga pagsalangsang sa harapan ng Diyos na nakababasa ng ating mga iniisip at nakakita ng nilalaman ng ating mga puso. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakakamit ng mga taong dating nasa kadiliman, ngunit ngayon ay namumuhay sa liwanag. Iniingatan ang kanyang buhay at nagsisikap na makagawa ng mabuti sa bawat pagkakataon. Humayo tayong taglay ang kapayapaan. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pangalan, aming Diyos, sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. Kalakip ng panalangin ito, Panginoon, ang patuloy din naming pagdulog sa iyong banal na harapan upang hilingin ang kagalingan sa mga anak mong mayroong karamdaman. Dakilang Diyos, itinadalangin din namin patuloy ang mga naapektuhan o patuloy na naapektuhan ng COVID-19, na kung saan, Panginoon, ay mas dumami ang variant ito, na kung saan, Panginoon, ay mas mabilis makahawa at sadyang nakakabahala kung aming titignan ang kalagayan namin sa gitna ng pandemyang ito. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat at nagtitiwala sa iyong pamamaraan na kung saan, Panginoon, darating ang tamang panahon, pagkakataon na ipagkakaloob mo sa amin ang kaganapan ng pagpapagaling. Itinadalain ko rin po, Panginoon, ang bawat sambahayan na nakikibahagi sa pagsambang ito na ginagawa namin sa aming mga tahanan. Pag-isay mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa kabila ng pagkakalayo-layo ng aming mga lugar. At gayon din naman, Panginoon, aming patuloy na itinadalangin sa iyo ang aming daily devotional na kung saan, Panginoon, ang mga talata na aming pinagbubulayan ay nagpapaalala ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin upang sa gayon, Panginoon, manatili kaming nagtitiwala sa iyong magagawa, sa iyong gagawin. Dakilang Diyos, itinadalangin din namin ang kabuuan ng aming konferensya, ang United Metropolis Conference, na kung saan, Panginoon, ay patuloy mo pong pagpalain ang mga iglesia ring nagsasagawa ng ganitong uri ng pagsamba sa bawat iglesia. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kalaki pa rin ang aming dalangin ito, ang pag-asa na kung saan, Panginoon, ang mga nawalan ng hanap buhay ay patuloy mong diringgin ang kanilang mga panalangin, Panginoon, na
makabalik sa field ng pagtatrabaho at makatugon sa mga pangangailangan din ng bawat sambahayan. Patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng ito'y dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mula sa banal na kasulatan, John 17 verse 21, dinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa na gaya natin kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but will entrust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but will entrust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, and through the storm, and He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil, and Christ alone, strong in the Savior's love, and through the storm, and He is Lord, and Lord of all.
Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Patuloy po nating panghawakan ang pangako ng Diyos na hindi tayo iiwan at pababayaan man. Lalo na po ngayong parang lalong lumalakas ang COVID ayon sa mga eksperto. Kaya naman po patuloy tayong mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan sa pamamagitan ng pagsambang ito sa aming mga tahanan. Nagpapasuri at nagpapalinis sa iyo upang maging karapat-dapat kami sa pagsambang ito. At sa umagang ito, aming Diyos, patuloy po ninyong ituro, ipaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa tahanan, pagkakaisa sa komunidad, at pagkakaisa sa iglesia. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Pagkakaisa, bunga ay kapayapaan. John 17 verse 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Panalangin pastoral po ang tinatawag ng marami sa panalangin ito kung saan bago pa namatay si Kristo ay nag-aalay siya ng kanyang buhay bilang saserdote o punong saserdote at buhay na handog. Sabi nga sa verse 19, at alang-alang sa kanila'y itinilaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Nagkaroon ng dalawang kahulugan ang salitang pabanalin. Pinabanal ng punong saserdote ang kanyang sarili, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Inihanda niya ang sarili upang makapaghandog at pinabanal niya rin ang handog sa pagsakripisyo nito. Tinatapos ni Jesus ang pagsamba sa lumang tipan na inilaan ng mga Hudyo kay Yahweh. Sa loob ng mahabang panahon, isang banal na bayan ang bayang iyon. Ibig sabihin, ang kanilang sariling tungkulin sa gitna ng mga bansa ay maglingkod sa banal na Diyos na kanilang nakikilala bunga ng tanging pagtawag niya. Ipinagdarasal ni Jesus ang kanya upang sila ang maging bagong banal na bayan na pinabanal sa katotohanan. Sabi sa verse 17, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Dahil dito, ipinagkaloob niya sa kanila ang espiritu ng katotohanan na ipinangako sa Israel na siyang magtuturo sa kanila mula sa kanilang kalooban.
Ayon sa verse 11, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sa ibang salita, ingatan mo sa kaningningan at kapangyarihan ng iyong kabanalan. Ang kabanalan na yumakap sa anak. Sa oras na iyon, ipinagdarasal ni Jesus ang iglesia na pinagkakatiwalaan niya ng kanyang sariling misyon. Ang pagkilala sa Diyos ang magiging unang tungkulin ng iglesia. 7 beses inuulit ang salitang makilala na ibig sabihin ay napakahalaga sa pagpapahayag na ito. Sa anumang panahon at kalagayan, ang angkop at di mapapalitang misyon ng iglesia ay ang pagpapahalaga at pagpapahayag sa tunay na kaalaman sa Diyos at sa utos ng kanyang anak. Gusto rin ni Jesus na makakilala sa Diyos ang bawat na nasa kanya. Mapapasa atin ang kaalamang ito sa pagninilay ng salita ng Diyos, pagpapatuloy sa panalangin at pakikibahagi sa mga pagdiriwang ng komunidad. Dito, ating makakamit ang tulong ng Espiritu Santo na pinagmumulan ng mga kaloob o karisma na kaalaman at karunungan. Sabi nga sa Colossians 1:9, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Mula sa kaalaman ay babalong ang mabubuting gawa at pag-ibig. Ito ang simula ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 3, at ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makikilala rin nila ako na isinugo mo, sabi ni Jesus. Kung saan ating makikita ang Diyos ng harapan? Sabi sa 1 John 2 verse 3, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Nananalangin si Jesus na maging isa ang kanyang iglesia. Ibig sabihin, ito'y maging tanda ng pagkakaisa sa nahahating mundo. Hindi sapat na ipahayag si Kristo. Kailangan ding makita ng mundo ang iglesyang iisa at magkakabuklod. Iglesyang universal, ibig sabihin, pangkalahatan. Dahil walang nakakaramdam na siya'y estranghero rito, iglesya na iisa dahil iisang espiritu at may nakikitang pagkakaisa ng mga kasapi nito. Parang kabaligtaran ng panalangin ni Kristo ang kasaysayan ng iglesya. Ginusto ni Jesus ng pagkakaisa at inilalahad ng mga ebanghelista kung paano hinirang si Pedro bilang puno ng mga apostol at ng buong iglesia, ngunit nangangailangan ng dakilang pag-ibig at pangunawa para mapanatili ang pagkakaisa ng mga taong iba't iba ang ugali at kultura. Sa simula pa, marami na ang dito manggap ng pananampalatayang ayon sa turo ng mga apostol. At maraming grupo o sektang lumitaw. Pagkatapos sa makasaysayang dahilan, nahati sa dalawang malalaking imperyo ang mga bansa ng Romanong Daigdig. Una, ang Oriental na nagtataglay ng Griyegong kultura at ang ikalawa, ang Occidental, which is ito po yung Europa. Kung saan isang bagong kultura ang lumitaw pagkatapos ng pananalakay ng mga taong barbaro, kaya naging mahirap ang pagkikita at pag-uugnayan ng mga Kristiyano sa dalawang imperyong ito. Dahil isinabuhay nila ang iisang pananampalataya sa magkaibang tradisyon at pagsamba, nagsimulang isipin nila
na magkaiba ang kanilang relihiyon. At ito ang dahilan ng pagkakahiwalay ng Oriental Churches, which is the Orthodox o mga tinatawag nating Traditional Church sa Romanong Iglesia. Subalit nang lumaon naman ang kapabayaan ng mga bagay na ito na itigil ang mga abuso at kawalang kaayusan ang naging okasyon ng paglitaw ng mga Pentecostes o mga Evangelicals o mga Protestante na magtayo ng kanilang tinatawag na iglesyang na reforma. Gayunpaman, may malalim na ugat pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya ang paghihiwalay na ito. Bahagi iyon ng isang krisis ng kultura na nagtulak sa mga Kristiyano na baguhin ang kanilang pananaw tungkol sa banal na kasulatan, maging ang pilosopiya at sa political aspect nito. Batay sa pananaw na ito, sumapi sila sa mga Protestante o yung iba ay nanatili sa tinatawag nating tradisyonal. Sa ating panahon, nagliliwanag na ang mga nakaraang punto ng di pagkakaunawaan. Nagsisikap ang maraming relihiyon, Orthodox man o Protestante, na mabuklod bilang isang bayang sumasampalataya. Gayunpaman, mga bagong problema ang nakikita sa bawat iglesia, hindi lamang sa politika na hati ang mga Kristiyano, kundi sa kanilang pagkaunawa kay Kristo at sa kanilang pananaw kung paanong maipahahayag ang kanyang salita sa ating panahon ngayon. Kaya kailangan pa ngayon ang tinatawag na ecumenical o ekumenismo upang magkaroon ng tinatawag na pagsasama-sama ang iba't ibang sektang ito. Ang pagsisikap na magkaunawaan sa katotohanan at pagbuklurin ang mga iglesia, dapat nating magapi ang mga bagong pagtatalo na yumayanig sa panloob na pagkakaisa ng iglesia. Dapat nga na kumilos tayong lahat para maganap ang pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano tulad ng nais ni Kristo at sa mga paraang nais niya. Ipinakikita lamang dito sa atin, mga kapatid, ang kahalagahan ng pagkakaisa at kung bakit ganun na lamang ang masidhing panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa tunay na pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang mga iglesia, sapagkat ang pagkakaisa ay nagbubunga ng kapayapaan, patunay pa rin dito, mga kapatid, sa kinakaharap nating pandemya, na sa pagpili pa lamang ng vaccine ay iba-iba ang opinyon ng mga leader ng ating bayan, may kontra at may pabor. At kapag ganito ang kalagayan, mga kapatid, walang pagkakaisa, wala rin kapayapaan at walang solusyon na nagiging bunga. Blessing na sana dahil may vaccine na, pero dahil pinagtatalunan, pinag-aawayan, nahati tuloy ang ating bayan. At nakapaloob dito ang mga mananampalataya o mga iglesia. Ulitin ko, mga kapatid, sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa na gaya natin kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Ano ang idinalangin niya ng higit sa lahat para sa atin? Na tayong lahat ay maging isa. Ang lahat ng mananampalataya ay dapat magkaisa ng isip, damdamin at pagmamalasakit. Dapat tayong maging isa kay Kristo at sa Diyos, tulad ng Diyos kay Kristo. Ang kaisahang ito, mga kapatid, ay espiritual na kaisahan. Pagkakaisang likha ng Espiritu Santo. Kaya naman, mga kapatid sa Panginoon, pagkatapos, itinalangin niyang manatili tayo sa Kanya at sa Diyos, at kapag nakaugnay lamang tayo kay Kristo at sa Diyos, saka lamang tayo magkakaisang mga mananampalataya. At kung nananatili tayo sa Diyos at kay Kristo, magbubunga tayo.
makikita ng mga tao na ipinagpapatuloy natin ang gawa ni Kristo. At dahil sa nagiging bunga natin para kay Jesus, maniniwala ang mga tao na talagang sinugo ng Diyos si Kristo rito sa lupa. At ang dalawang bunga ng, na madaling makita ng mga tao ay ang ating pagkakaisa at pagmamalasakitan sa kapwa na nagbubunga ng kapayapaan. Kapag ang mga bunga nito ay nakita sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo, malalaman ng sanglibutan na mula sa Diyos si Kristo at tayo bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritong Banal. Amen. Tawag sa pagkakaloob, tayo pong lahat. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay kaloob ng Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng lahat na ito na may lakip na pag-asa na ating pagyayamanin, pag-iingatan at gagamitin sa kanyang kapurihan at kabuhayan ng mga tao at kalikasan. Halina't ating ipagkaloob ng may kagalakan ang bunga ng ating mga pinagpagalan sa Panginoong Jesus. Sabay-sabay po tayo manalangin, tanggapin mo ang aming mga handog at ikapo, O Diyos, at gamitin mo po ito sa pagpapalaganap ng iyong liwanag at ng iyong katotohanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli aming Diyos, kami sumapit sa pagtatapos ng aming pananambahan ngayon.
Muli, Panginoon, ay patuloy naming narinig ang mga paalala mo sa pamamagitan ng pagkakaisa. Higit sa lahat, Panginoon, ang kapayapaang kaloob mo, O Diyos, ay aming lubos na mararanasan. Sa aming pagbubulay ng mga salita, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa banal na Espiritu upang ito'y mailapat namin sa aming buhay sa araw-araw ng ayon sa iyong kalooban. At sa pamamagitan ng lingkod, Panginoon, ay patuloy po ninyong padaluyin ang iyong mayamang pagpapala sa iyong mga anak. Pagbalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong kahabagan. At ang biyaya, ang pagkakaisa at ang kapayapaang ibinubungan ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay maranasan natin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Faultless than before the throne.